Hi mga Bebe Queens! Welcome to A Queen Vlog. For today's video ay mag-unbox po tayo ng Mini Cinch. Itong Mini Cinch po ay in-order ko through Amazon app at ang name po ng shop ay Crafts Worldwide. So galing po itong California, USA and dumating po yung package na ito sa akin na ganito na, wala siyang bubble wrap or plastic. So kung ano po yung box ng Mini Cinch ay ito na po mismo yung box na dumating sa akin. So umpisa na natin siya i-unbox. So ginamitan ko na ng cutter yung mga seals sa gilid para medyo mabilis. At ito na po, bubuksan ko na po ang Mini Cinch by We Are Memory Keepers. So yung box niya po medyo makapal naman, kahit galing siyang US ay hindi naman po damage yung box. At ito na po ang Mini Cinch. And check lang natin yung box. So wala na siya ibang laman. So pag open po ng box ay meron pang isang box kung saan nakalagay yung Mini Cinch. At medyo may dumi lang po siya ng konti. So feeling ko matatanggal naman ito pag kinuskos. At sa ilalim po ng Mini Cinch ay may kasamang manual. Sa lahat po ng tools na bibilhin ninyo ay huwag niyo po kalimutan i-keep or itabi itong mga manual. Dahil napaka-importante po na to. And bago niyo po gamitin yung tools ay basahin niyo po muna yung manual instructions. So wala na pong ibang laman yung box. At i-check na natin itong Mini Cinch. Itong part po na ito ay ang punch and cinch lever. Maganda siya kasi meron siyang rubber na cover. So ito pong mint green na to, rubber po yan. Kaya naman po medyo maganda din ang grip kapag pinres po natin ito para magbutas or mag-punch. Also pag mag-cinch ay ipipress lang din po natin ito. Ayan, so ganyan siya para ilock yung wire dun sa ibabind natin. Next naman po ay itong metal bracket. Ang purpose naman nito ay para po i-hold itong lever or yung handle. So ipipress lang po natin ito and then ilalock natin siya gamit yung metal bracket. So pag hindi natin ginagamit yung Mini Cinch natin ay madali lang natin siya i-store. At dito po sa gilid ay may nakatagong maliit na tool. Ang tawag po dito ay alignment guide. At dito po sa gilid ng handlebar may makikita po kayo dyan mga butas. So insert nyo lang po yung alignment guide. Yung pag-insert nyo po ay patayo. So maglalak naman po yan ng kusa kapag tama po yung pagsalpak ninyo. So makikita nyo po dito meron siyang tatlong letter, yung A, B, and C. So bawat letter po ay may naka-indicate po na size of paper. At sa kanan po ng handlebar, ayan, makikita nyo po yung label. So, halimbawa sa B, para sa paper size na A4, A5, A6, at A7, ang guide po na letter B yung gagamitin natin. Pero syempre po, itesting nyo rin po muna bago po kayo mag-punch dun sa actual project ninyo. At syempre po, after nyo gamitin yung alignment guide, ay ibalik nyo po sa lagayan dun sa gilid para po hindi mawala. Next naman po ay itong alignment peg. Ayan, so iangat ko po para makita ninyo. Ito pong alignment peg ay naaangat at nabababa. Mamaya po ipapakita ko kung paano po gamitin na yung alignment peg. At dito naman po sa likod ay ang waste bin. So lahat po ng paper na ating napapunch ay dyan po napupunta sa waste bin. Pag puno na po yung waste bin ay tanggalin nyo lang po yan para itapon yung mga napunch ninyong papers. At dito naman tayo sa harap or sa bumper ng Mini Cinch. Ang tawag po dito ay cinching bar. So kapag pinress po natin yung lever or yung handle ay yan po yung maglalak or mag-iipit dun sa binding wire. Ang binding wire po na compatible sa Mini Cinch ay 0.625 inch at ang pitch naman po ay 2.1. At isa po sa kagandahan nitong Mini Cinch ay meron na rin po siyang measurements in inches at centimeters. Ayan, so napaka-convenient niya na gamitin at mapaperfect pa natin ma-center yung mga butas. And last but not the least ay itong nasa gilid. Ang tawag po dito ay wire binding hooks. So mamaya po ipapakita ko po sa inyo kung paano po gamitin itong wire binding hooks. So kanina po habang ina-unbox ko itong Mini Cinch ay nagpiprint na rin po ako. Nagagamitin ko po sa aking photo book. So ang gamit ko po dito ay back-to-back photo paper. So mag-upload na lang po ako ng another video kung paano po gumawa ng photo book. And so bago nyo po i-punch ay check nyo lang po yung pages kung tama po ba yung pagkakasunod-sunod. And then dito po sa left side, dyan po banda yung ating ipapunch. Ang size po nito ay 8x8. So kanina po ay nag-testing na po ako sa scratch at ang pinakapantay po ay yung nasa guideline na letter B. Kaya naman po dito sa ating project ay guide letter B po ang ating sinundan.
At ito naman po yung purpose ng alignment peg. So, sa unang punch po, yung pangalawa sa dulo, bandang right side, ay dyan po natin ilalock yung ating alignment peg. And make sure lang po natin na nakalock maigi yung alignment peg and naka-insert siya dun sa butas, sa pangalawang butas sa dulo. And kapag na-secure nyo na po at hindi na siya gumagalaw-galaw, ay i-punch nyo na po. So, ito po may space pa rin po na hindi napapunch. So, ganun po ulit ang gagawin natin. Sa pangalawang dulong butas from the right side, ay insert lang natin yung alignment peg and then punch. So, this is the first time po nagagawa kong photo book and dapat pala ay naglagay ako ng space pa dun sa side na ipapunch para po hindi natatamaan yung mukha katulad nito. Or pwede rin naman po yung mga picture na ilalagay sa left side ay hindi po nakasagad yung mukha para okay lang kahit mabutasan siya. So, pantay-pantay naman po yung butas niya. Kukunin ko lang po yung nagawa ko ng cover ng aking photo book. At syempre, kumuha na rin po ako ng aking binding wire. Ito po ay binili ko sa Lazada. Ilalagay ko na lang po sa description yung link kung saan ko po ito nabili. So, dito po natin ilalagay yung mga na-punch natin. Una pong ilalagay natin ay yung mga pages, yung laman po ng ating ibabind. So, double check nyo lang po kung sunod-sunod na po ba yung mga pages. Bali, nasa ibabaw po yung page 1 at yung last page ay nasa likod. Napili ko po itong gold na binding wire kasi match na match siya dun sa cover natin, which is black. So, ito po yung ating front cover. So, yung cover po na ginawa ko ay made of chipboard. At pag nalagay nyo na po yung front cover ay isunod nyo na po yung back cover. Bali, ganyan po yung magiging position niya. Ang purpose po nito ay para pag na-cinch na natin yung wire, ay nakatago po yung lock niya dito sa back cover. Bali, hindi naman talaga po siya maglalock. Mapipit-pit lang po yung wire pag atin siyang sininch. Ito po, ipapakita ko po sa inyo. So, pag sininch po ay wala namang pong proper way or kailangan dapat unahin. Pwede nyo pong unahin yung gitna, yung bandang taas, or yung bandang baba. Parehas lang po yan lahat masisinch. Para po sa binding wires ay meron pong iba't ibang kulay nito. Merong silver, itong gamit ko po na gold, at meron ding black. Sa memory keepers naman po, meron po silang nakapack na. Meron po yung color white, pink, teal, orange, gold, brown, parang blue ata yung isa doon. So, assorted colors na po siya. Pero medyo may kamahalan po yan. Lahat po ng materials na ginamit ko dito sa video na ito ay ilalagay ko po sa description box. Kasama na po yung mga link kung saan ko po nabili. At ito po, tapos na po natin masinch ang ating photo book. So, ganito po ang itsura niya pag na-cinch na. At itong sobrang binding wires naman po sa dulo ay kakat na lang po natin gamit ang pliers. At ito na po ang first ever photo book na aking na-book bind gamit ang ating mini cinch. So, very easy lang siya gamitin, no? Tapos, very compact pa siya, maliit lang siya, madali siyang i-store. Yung binding wires lang niya ang medyo may kamahalan. Pero itong mini cinch, I will rate it 10 over 10. Natuwa ko sa kanya. Thank you so much for watching this video, Baby Queens. And kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at click mo na rin po ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong upload.